So nagka-count siya. Pagka pinupukpok tong coin slot. So hindi maiwasan to, lalo na pagka barado siya. Minsan yung mga customer nating mapabait, pinupukpok lagi ito para malibre sila sa oras. Lalo na pagka walang bantay sa pisunit natin. So yun, doon nasisira to pag laging nagagalaw. Pagka nagalaw kasi mga bro, yung sensor nadi-disalign yan. So pagka nadi-disalign yan, ayun na, sanhina ng ano yan. Pagka pinukpok nila, nagka-count na yung oras. So ganito kung paano ayusin ang ganitong sira ng pisonet. So dito tayo magre-repair sa lamesa para kitang kita nyo yung pinagagawa ko. So may hinanda akong coin slot at timer board. So nilagyan ko na rin ng supply. So ito yung supply niya. Kaya umiilaw na yung 4 digits. So kaya nagka-count yung timer mga bro is yung sensor. Pwedeng na-disalign o kaya natanggal sa pagkakakunik. So ito siya. Pansinin nyo itong 4 digits mga bro. Tapos igagalaw-galaw ko dito sa tapat ng butas na to. Ang kabila nito is sensor din to. So ito siya. Sensor din ang katapat niya. So pag ito is nagalaw-galaw doon sa tapat niya, magka-count yung timer. So subukan natin. Yan. So nag-count na siya. Tapos habang ginagalaw yan, nagdadagdag yung oras. So yun. Kaya pag pinukbok nila yung harap ng coin slot, nag-a-add yung oras nila. So nangyayari to mga bro pagka hindi matibay ang pagkalagay nito dito sa butas na to. Yan, basta sinuksok lang tapos nilagyan lang ng kaunting stick glue, okay na. So ganito kung paano siya ayusin. Titibayin na rin natin para kahit anong pukpok nila, hindi siya magka-count. Ganito gawin nyo. Pasok nyo lang itong sensor sa butas na to. Pasok nyo lang siyang maigi. So ayan, napasok na maigi. Ngayon, bago natin siya tibayan mga bro, testing muna natin. Testing natin hulugan ng piso. Tingnan natin kung nasa tamang align na siya. So, hulugan ko na. So, ayan. Nag-count na siya. Ibig sabihin, nasa tamang align na siya. So, pwede na natin siyang tibayan. Lagyan natin ng stick glue. So, lagyan na natin. Ang paglagay nito mga bro para matibay siya, paikutan natin. Paikutan natin yung sensor para hindi siya matanggal. So lalagyan ko na. Paikutan natin para kahit pukpukin nila ng martilyo is hindi siya magka-count.
So ayan, malapit na. So ayan, nalagyan ko na siya paiko. So palamigin natin. Tapos saka natin i-testing. So paipayin natin para mabilis. So ayan siya mga bro. Nalagyan ko na siya paikot. So ayan. Testing natin. Hulugan ko siya ng piso. Pansinin niyo tong 4 digits kung magka-count siya pagka hinulugan ko siya ng piso. So hulugan ko na. So ayan, nag-count siya. Ngayon, pupukpukin natin kung magka-count ba siya pagka pinukpuk natin. So ayan, ayaw. I-reset natin para nasa zero siya. Para kitang-kita nyong hindi siya nagka-count. So ayan, naka-zero siya. Pupukin natin. So ayan, hindi na siya nagka-count. Kasi matibay na yung sensor natin. Nilagyan ko na siya ng glue stick paikot. So kahit anong gawin nila dyan, hindi na yan magka-count. Kahit pupukin pa nila ng martilyo. So ayan. So ayan, matibay diba? Hindi nag-count. Kung gusto mo ng ganitong content at gusto mo pang makapanood ng iba't ibang video tutorial, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may i-upload akong bagong video tutorial. At paki-like na rin para gana naman akong gumawa ng video tutorial. So, ganun lang ayusin ang piso net na pagka pinukpok, nagka-count yung timer. So sigurado hindi na malulugi ang piso net business nyo nito. Maraming salamat sa panonood.